Magpapatuloy tayo, ha, mga kaibigan. Ang sabi pa ni Vice President Lenny Robredo, during this time, when there are rumors, although have been refuted, sa panahon natin ngayon, Anya, na merong mga usap-usapan sa kabila na ito'y pinasisinungalingan, that the president is sick. And then, you will talk about revolutionary government. It just added to people's suspicions. Oh, di ba ganyan din ang sinasabi natin yung, nung nakaraan, yung RevGov na sinasabi nitong mga ungas na ito, yan lalo nagpapatibay sa hinala ng marami na hindi na maganda ang kalagayan ng kalusugan ni Presidente Duterte. Oh, mga kaibigan, yung mga sa kanila mismo nang gagaling eh. 'Di ba? Paano hindi ang attention nila eh wala talaga sa ikabubuti ng bansa. Mabuti pa sana naging dakila pa kayo, mga ungas kayo. Kung ang iginiit ninyo ay yung paninindigan ng Pilipinas laban sa pananakop ng China, baka sakaling nakapaghatid pa kayo, nakapagambag pa kayo ng paglilingkod sa taong bayan. Perwisyo yung ginagawa ninyo eh. Ginugulo ninyo ang bansa eh. Hinahati ninyo ang bansa. Oh, kayo rin ang nagpapakulo niyan. Kahit sabihin pa ng palasyo na wala kaming kinalaman dyan, eh pero hindi naman sila kinakasuhan. Dapat sa kanila kasuhan eh, sapagkat labag sa batas yan, mga kaibigan. Yan eh, para mong binabaliwala na ang saligang batas, tahasang pagbaliwala kawalang paggalang sa ating saligang batas. Eh dito na ninyo, di ba? RevGov, RevGov. Revolutionary government pala, di ibig sabihin nyo. Ayaw nyo kilalanin ang saligang batas. Oh, eh di pwede na kayong ulihin at pwede nang manumpa si Vice President Lenny Robredo bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito, sabi ng Integrated Bar of the Philippines, eh, kanilang kinukundi na yung revolutionary government na panawagan na yan. At yan ay labag sa saligang... Sabi ko nga sa inyo eh, sintido ko mun lang eh. Di ba? Nasabi na natin yan, itong mga sinasabi ngayon. Eh, una ko nang nasabi yan eh, naipaliwanag na. Kasama ko pa si Peter nun eh. Oh, pinaliliwanag namin yan eh. Kung magdideklara sila ng revolutionary government, ano sabi natin? Ba eh, hindi na kayo kumikilala sa konstitusyon. Di ba? Binabaliwala nyo na ang saligang batas. Sa madalit sabi, tanggal kayo sa pwesto. Di ba? Tanggal kayo sa pwesto. Ang mauupo, yung kumikilala sa konstitusyon. Oh. Di ba? Eh, mga kaibigan, a revolutionary government is a repugnant to constitutionalism. It should be discouraged and denounced as we do now. There is no legal, factual, practical, or moral basis for a revolutionary. Sa lahat ng bagay, lalo na yung ganyan, dapat may dahilan ka. Wala kayong dahilan eh. Revolutionary government. Sinasabi na nga natin, ginawa yan sa panahon ni Presidente Cory Aquino sapagkat meron dahilan. At ang pinaka-importante, kahit na ginawa nilang magdeklara ng revolutionary government, ako na magpapatunay sa inyo. Hindi inabuso.
Kahit hindi nating gusto ang administrasyon ni Mrs. Cory Aquino, pero ako na ang magsasabi sa inyo, hindi inabuso ni Mrs. Cory Aquino ang kanyang poder, ha, para sagkaan ang kalayaan ng mamamayan, lalo na ang kalayaan sa pamamahayag. Oh, hindi ba sabi ko nga sa inyo, maging nung ginagawa pa ang saligang batas sa ilalim ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino, bumabatikos kami kasi. Ha? Araw-araw. Doon sa impilang pinanggalingan namin noon, mula umaga yun, hanggang from sign on to sign off, si Cory binabanatan doon. Inyong sinara, pinasara yun, inimbestigahan ng Senado yun. Kaya nabalik yun. Tinanggal yung nakaupo ron. Yung mataba, ha? Ubis, si Alquas, mga kaibigan. Kita ninyo, kontra ako sa saligang batas nung ginagawa yan. Pero, nung nakita ko na nakapaloob pa rin sa saligang batas na yan, yung garantya sa kalayaan ng mamamayan na makapagpahayag, yun lang ang nagpabago sa ating isip na sumang-ayon sa bagong saligang batas. Noong yan ay ratifikahan sa pamamagitan ng plebisito, mga kaibigan. Oh, kasi yun ang pinaka-importante. E kita ninyo ngayon, ang daming paraan para busalang ka. Pag na-appoint sa pwesto, tatanggalin ka sa istasyon. Diba? Oh, mga kaibigan. Eh, yan o. Ngayon, ito. May sarili kayo eh. Kayo, gusto niyo si Ninoy. Ako rin naman gusto ko si Ninoy eh. Alam niyo ba, kahit na ako, Marcos, nung si Ninoy pinatay, at saka si Ninoy nung kinulong pa lang, ha? Makakaramdam ka nung ano eh, nung lungkot, di ba? Na bakit nyo gaganyanin yung tao? Eh, Pilipino tayo eh, ganun tayo eh. Oh, mga kaibigan, lalo na nung napatay si Ninoy Aquino, na nagpunta pa ako ron eh. Mga kaibigan, kahit mahaba ang pila, pumila ako eh. Oh, para masulya pa natin yung kwan eh, sa dami ng tao, sipin ninyo. Mga kaibigan, sino hindi masasaktan? Di ba, nasaktan din tayo. Lahat ng Pilipino, nasaktan yan. Kahit nasabihin mo pang ikaw ay Maka Marcos, nasaktan yan. Sa ginawa kay dating Senador Benigno Aquino. Wala namang kasalanan si Ninoy sa pagkamatay niya. Bakit? Ikatutuwa yun. Di ba? Ng mga tao. Hindi kakatuwa yun. Oh. Ngayon, di ba sabi ko nga nung nakaraang broadcast natin, si Ninoy nga mo talaga pag nagsalita. Ngayon, may nagpadala sa atin ng video. Mabuti naman, pinapasalamatan natin si Benny pangalan niya, Antalan. Nakuha niya sa YouTube, isinyer niya sa atin. Gusto kong ibahagi sa inyo para kung kayo, hindi nyo inabot si Ninoy, para masabi nyo, nakikihanga lang kayo kay dating Senador Ninoy Aquino. Ito, pakinggan ninyo. At saka, ang pakinggan yung mabuti dito, si Ninoy, katulad nung sinabi ko, kahit na bumabanat si Ninoy sa administrasyon, hindi personal. Hindi kamukha ngayon. Ito, pe-play, pagtabi-tabihin mo speech ni Marcos, speech ni Ninoy, speech ni Pangulong Duterte, nakakaya. Di ba? Nakakaya ito, mga kaibigan. Si Ninoy, kinulong nat lahat. Isipin ninyo. Kaya lang, ha, doon mo siya hangaan.
At saka kung maghanay siya ng talumpati, ang isa sa maganda kay Ninoy, yung choice of words niya, simple. Eh, journalist yan, ha? Mga kaibigan. Isipin ninyo, hindi siya gumagamit ng mga words na may hirapang unawain. Kahit hindi ka nakapag-aral gaano, madali mong mauunawaan ang mensahe ng kanyang mga sinasabi. At gaya na rin sa ibang pagkakataon, yung ibang bayani natin, ganun din ang dinanas ni Ninoy. Ang dinanas din ni Ninoy, yung nagkaroon ng hinanakit sa mga mamamayan. Talagang ganun eh. Kasi walang sasama sa iyo, kung lalo na kung ganun eh. Pero pag magtatagumpay ka, ang daming magtutulakan. Pag alam naman, eh ngayon lang, parang kay Vice President Lenny Robredo. Diba? Lumayo-layo nga kayo dyan, ha? Mga demonyo kayo. Baka mahawahan niyo pa ng COVID dyan. Oh, kasi kailangan ngayon, diba sa Amerika, mapapanood ninyo mga pelikula. Ako, madalas nanonood ng pelikula sa TV. Yung mga ginagawa, mga pelikula ng foreign films. May mga istorya ng presidente dyan, diba? Katulad ngayon, di natin alam kung may kadobol yan eh. Diba? Mahanap yata ng kadobol eh. Oh. Eh, meron, kasi may nangyari niya sa pelikula, si Pullman ang apelido nung ano eh, nung artista eh, tatandaan ko eh. Namatay yung presidente eh, hindi nila pwede agad sabihin eh. Kalahin niyo, may nakita silang ano, kamukhang kamuka. Oh, yun ang pinalitaw nilang presidente. Sumiping pa sa first lady, mga kaibigan. Ha? Oh, marami pa, maraming istoryang ganyan. Pero ito, pag-isipan niyong mabuti yung panawagan ko na hindi ito tungkol kay Marcos. Ang bansa natin ngayon, bukod sa COVID, alam niyo naman yung COVID, ginawa yan para hindi tayo makakilos, para pilayin ang ekonomiya ng mundo, ha? Para malupig ng China ang mundo. Kasama tayo. Lalo na tayo na binaviolate ang ating kasarinlan, mga kaibigan. Tahasan kung tayo'y bastusin at babuyin. Ha? Ito, pakinggan ninyo. Hindi ito tungkol kay Marcos. Kalimutan na natin yun hanggat tayo po ay nananatili sa pinag-aawayan natin kay Marcos tayo. Ano mapapala niyo dyan? Mabubuhay pa ba si Marcos? May babalik pa ba ninyo yon? Mabubuhay pa ba si Ninoy? Si Nakori? Mabubuhay pa ba yan? Ha? Wala na yan. Ang isang halimbawa niyan, yung issue tungkol kay Bonifacio at tungkol kay Aguinaldo. Kasaysayan na yan eh, mga kaibigan eh. Tumalikod na tayo ron. At ang, kung talagang tayo'y nagmamahal sa bansa natin, ito yung pagkakataon na patunayan natin ang pagmamahal natin sa ating bansa. Tumindig tayo. Ha? At iparating natin ang malakas na mensaheng yan, hindi lang sa China, kundi lalo-lalo na sa mga bansang nagmamalasakit para sa atin. Talagang hindi natin kaya pagka tayo dinaan sa gera ng China. Oh, pero kung alam na mga malalaking bansa, maliliit na bansang kumikilala at nagtatanggol sa atin, sila pa nga nagtatanggol sa atin, imbes na tayo ipagtanggol natin ang sarili, tahimik tayo. Iilan ang mga nagsasalita. Parang gusto ko na ngang tularan yung ginagawa ni Kawaldi Carbonel, ni Abner Apuang. Lumalabas sila kahit mag-isa lang sila. Ilan lang ang kasama nila. Ha?
Parang gusto ko nang pumunta sa mga kung saan-saan lugar at himukin ang mga kabataan. Di ba? Panahon nyo na ito. Para kayo naman ang magtanggol at magmalasakit sa ating bansa. Parang gusto ko na sumama ron eh. Oh, mga kaibigan. Ngayon, eto, pakinggan nyo para mapatunayan ninyong totoo mga sinasabi natin. Sinino itinom mo kinulong ng 8 taon? Walang hinanakit. Gusto niya kalimutan na yan. Ha? Ang gusto lang niya, yung bansa ang pare-pareho nating isipin. Yung kinabukasan ng bansa. Sabi ko nga sa inyo, magkaibigan yan, Marcos. Katunayan, pinayagan ni Marcos na makapagpagamot si Ninoy nung nagkaroon ng sakit sa puso. Di ba? Tinulungan, financially yan. Nagpakangako, merong serye kasi mahaba yung talumpati ni Ninoy. Isang portion lang ang ipaparinig namin sa inyo at mapapanood ninyo. Yung meron pang nakita akong video na send off kay Ninoy nung siya'y pasakay na ng aeroplano. Bago siya sumakay ng aeroplano, isa sa nagatid sa kanya si Matay. Ha? Ismael Matay, kasi Metro Manila, ano yan eh? Development Authority, mga kaibigan. Oh, sino pa nandun? Meron dong isang reporter dati ng foreign journal, ano yan? Foreign television. Si Sol Bansi. Oh, isa siya sa nag-send off at umi-interview kay Ninoy. Sa tarmac ito ha, sa tarmac ng airport. Isipin ninyo, sino si Sol Bansi? Eh si Sol Bansi, di ba, tagapagsalita yun ni Mrs. Marcos. Parang yan ang pinaka-PR niya, si Sol Bansi, mga kaibigan. Oh, eto, sa ibang araw natin papakita yun. Send off yung kay Ninoy Aquino. Ha? At eto, si dating Senador Benigno Aquino Jr. sa isang kanyang talumpati sa Amerika, mga kaibigan. Panoorin at pakinggan po natin. That's the story. There was no deal. There was no other considerations. And when I arrived in America, I want to tell you, I was a very sick man. I had to rest in San Francisco. When I arrived in Dallas, Texas, immediately the doctors brought me directly to the hospital and then checked me. On that Monday, May 12, they gave me an arteriogram. At 1 o'clock that day, my Filipino doctor, cardiologist Dr. Rolando Solis came and said, Senator, he said, I'm sorry, but you have to undergo a triple bypass. I said, Doctor, what day is today? Sabi niya, May 12. Tomorrow is May 13. Hit me tomorrow. No, sabi niya, no hurry, you can do it on the 14th. I said, no, hit me tomorrow, May 13. Sabi niya, ikang bahala. And so he asked me, may I know why you want the 13? My friends, in 1975, I went on a hunger strike for 40 days and 40 nights. On May 5, 1975, my blood pressure dropped 60 over 40 and they could hardly feel my heartbeat and I had no pulse. And they rushed me to the Veterans Memorial Hospital. On May 13, 1975, on the 40th day of my fast, and that was my pact with my Lord, that I will go for 40 days and 40 nights because I wanted to die. But if you do not allow me to die, I said, then I take it, you still want me to continue and your will be done. And so, on that day of the Lady of Fatima, May 30, 1975, I ended my fast. 5 years to the day, on May 5, 1980, and all because I wanted to wait for the burial of my doctor, they brought me out to the heart center. And then, on May 13, I was scheduled to have my triple heart bypass. 5 years to the day, I do not know the meaning of those coincidences. And so I told my doctor, hit me tomorrow because I will survive. And so I finished my operation, and I was recuperating. And I cabled Mr. Marcos after my operation, I told him, operation has been successful, however, I developed a pericarditis.
My doctors advised me 4 more weeks of convalescence. However, if you feel I should now return to my cell, I shall immediately take the first plane to go back to my cell. Mr. Marcos had General Ver call me and said, Pinasasabi po ni Presidente, magpalakas na muna kayo dyan. Take your time, and when you are strong and ready, you can return. A week later, the international press came out with the story. Mr. Marcos extends indefinitely the stay of Aquino in America. On the basis of that report, I wired Harvard University and I said, I am now ready to accept the fellowship that you offered me. And Harvard University extended the invitation again to become a fellow at the Center for International Affairs. And that's the story. But I have no intention of seeking political asylum in America, as you know. I've always said that I shall return to the Philippines as soon as my Harvard fellowship is over, and I took it only because Mr. Marcos extended my stay indefinitely. But when I was convalescing, and I was receiving hundreds, thousands of letters from all over the world, America and the Philippines, Filipinos sending me $5 and $10 to help me in my hospitalization, sending me little money, token of money for my fellowship in Harvard. There was one underlying note in all of these letters. We waited for you for 8 years. Will you now abandon us? I am a human being, my friends. I have suffered 8 years of imprisonment. I have suffered loneliness like no other man has suffered loneliness in my life. I have been away from my children and my family, and I am financially ruined after 8 years. It is only instinctive for a man to look for his peace. And I debated with my mind, and I debated with myself, and I debated with my wife and my children whether I should go back to the arena of combat. I felt that I already earned my peace. I have done my best. I waited for 7 years and 7 months, and the Filipino people did not react. And they would even give me the impression that they love their chain and their slavery. What can one man do if the Filipino people love their slavery? If the Filipino people have lost their voice and would not say no to a tyrant, what can one man do? I have no army, I have no following, I have no money, I only have my indomitable spirit. But the letters kept pouring in, and they said, we waited for you for 8 years. Will you now abandon us? And so with nostalgia, I recalled the situation in my prison. There in that prison, I shared a cell with a great Filipino. His name is Senator Jose W. Jokman, one of the most respected men in our country, a man who could not be bribed, a man whose towering integrity is a byword with the youth. He stayed with me for 2 years in jail, and then after 2 years he was released. No charges, no explanation. There were 100,000 Filipinos who went through those jails. Hardly 10% were charged. They were arrested without charges. They were released without explanation. That is what happened to our country. And what about the mothers and the children who lost their breadwinners when these people went to jail? In my compound, there were only 4 of us. Myself, Jose Maria Sison, his wife, and Lieutenant Corpus. I did not know that there was another one, a fifth one, who was barely 150 meters away from my cell. I never knew that there was a young man by the name of Sixto Carlos Jr. It was only when I was released that I finally read his poignant story. You know what they did to this man? They tortured him no end for 2 weeks. They kept him in a safe house. They fed him poison, and his body became numb. And finally, he lost his senses, and therefore they cannot bring him back to his family because they took him apart and they cannot put him back together. This young man was a student leader in the UP. He did not see the sun and the moon for 124 days. He was chained to his cot. Jose Maria Sison was chained to his cot. His feet was chained. His hand was chained. You cannot see a more inhuman situation. And I want to tell you, my friends, until you have tasted this loneliness, you will not know what solitary confinement means. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant.
And therefore, as I thought back, that there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. These are people who abandon their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. And so 6 weeks after my operation, I was still very weak. I went to Damascus, Syria, to meet with our Muslim brothers because I wanted to get to the root cause of this problem. 100,000 Filipino Muslims have already been killed. 300,000 are now refugees in Sabah. More than 20,000 Filipino soldiers have been killed in the last 8 years. And only 72 hours ago, 118 Filipino soldiers were massacred in Padapada. And therefore, I wanted to go there, talk to our brothers in the Middle East, and plead with them to stop this carnage because we are all Filipinos. In spite of my weakness, I went to the MNLF hoping to find a solution. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister. I went to Damascus, Syria. I talked to the Muslims. I did it on my own because I am aggrieved by the bloodshed that has occurred. Tell the president I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven and I have already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the president, I said, I have a formula. In 2 days, I said, I will be sending him a formula. And I wrote this formula, a secret formula I sent to Mr. Marcos, and I said, Mr. Marcos, Filipinos are dying. And this is a possible breakthrough. What did Mr. Marcos do? He told the press that he sent me to Damascus, Syria as his agent and as his spy. And so I stayed on to recuperate in Dallas, Texas. Delegations upon delegations came to me. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Napakinggan ninyo, di ba? Yung speech ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Eh, sinabi niya ron eh, di ba? Na wala na akong hinanakit, ha? Kay Presidente Marcos. Ang gusto ko lang eh, makatulong. Tinan nyo, tumatawag siya, di ba? May communication sila. Di ba? O, pinadadaan sa mga tauhan ni Marcos, mga kaibigan. May communication sila eh. At ang hangarin niya, eh, hindi masama. Hindi katulad nito, minamasama ang hangarin. Eh, nga eh, naniniwala ako dun sa mga kwento sa atin na talagang ang gusto ni Marcos no na papalit sa kanya kung sakasakali si Ninoy. Kaya ayaw pabalikin dito si Ninoy eh. Ah, sa kaagad-agad, mga kaibigan. At totoo naman na merong assassination plot laban kay dating senador Aquino. Talaga may tangkang patayin siya, 'di ba? Para ang tao pagalitin labang kay dating Pangulong Marcos. Bagay na hindi magagawa dahil kung gagawin ni Marcos yun eh, bakit pa siya papayagang umalis? Di sana hinayaan nilang nila na mamatay si Ninoy sa loob ng kulungan. Wala pa silang sagutin dahil sakit ang ikamamatay niya. O, pero bakit hinayaan ni Marcos na makaalis si Ninoy? Ha? At nung tumatawag nga siya para nagpapaalam siya kung gusto niya akong pabalikin eh, pero hindi pa magandang lagay ng kalusugan niya, eh babalik ako. Di ba? Eh pero sinabihan siya na diyan ka na muna. Di ba? Oh,
At hanggang sa gumaling ka, di ba? Mga kaibigan eh, ibig sabihin, ang priority ng mga leader natin noon, ang paramount, yung taong bayan. Taong bayan muna. Kinakalimutan nila yung kanilang personal. Di ba? Sipin ninyo, isa sa hinanakit ni Ninoy, di ba? 8 taon akong nakulong. Ang tingin niya sa mga Pilipino, wala ito. Ha? Walang mas gusto nila yung kanilang kalagayan. Mas gusto nila na ano sila, yung slave, sabi niya ganun, di ba? Mga alipin. Oh, yan din ang hinanakit noon eh, di ba? Nila Dr. Jose Rizal, yung ating mga bayani. Oh, yan din ang kanilang hinanakit nung araw. Oh, nanaramdaman ni Nini, isipin mo, 8 taon at saka wala nga namang nakakaintindi. Pero hindi niya alam na yung pananatili niya sa loob ng bilangguan, eh marami ang mga taong nasaktan doon. Ito ah, ito yung nabanggit na natin minsan. Tatay ko, di ba? Kwanyan eh. Kaibigan niya matalik si Ernie Rondon. Isang yumaong commentator. Nakasama ni Ninoy na nakulong yan. At nung interim batas ang pambansa, yung unang palit ng konstitusyon sa panahon ni Marcos, inauna, nagkaroon ng eleksyon. Oh, doon nag-umpisa yung KBL eh. Hindi ako nagkakamali eh. Kilusang bagong lipunan. At si Ninoy, sumulat sa kanyang mga kasamahang oposisyon labang kay Marcos na napili niyang kumandidato, tumakbo sa eleksyon para laban sa mga kandidato ng administrasyon. Nag-line up sila ng mga kandidato, si Ninoy. Mga kaibigan, isa dyan sa tumakbo dyan, sa sinulatan ni Ninoy, dito sa Maynila noon, ang isa lang ang nakalusot noon eh. Mistisyong oposisyon pa. Si Kuan, si Lito at Chesa sa oposisyon. Ha? Mistisyong oposisyon. Ngayon, si Arturo Tolentino yata. Mga kaibigan, si Catering. Ngayon, itong si Ernie Rondon, bago yan napasok sa politika, komentarista yan. Nung makulong yan, mga kaibigan. Hindi, naging komentarista, naging Kongkong delegate. Ha? Naging miyembro ng Constitutional Convention, representing Nueva Ecija. Oh, nakalimutan ko lang kung anong district. Ang alam ko, taga Gimba yan sila eh. Kaibigan ng tatay ko yan, maliliit pa kami. Hanggang sa binata na ako noon, nakarating na ako ng Japan eh. 1978 yata yung eleksyon, yung interim batas ang pambansa. Sumulat yan si Ninoy doon sa kanyang mga kasamahan sa oposisyon. Isa si Ernie Rondon, nagpunta yan sa father ko. Eh, father ko, Marcos yan eh. Pero, yung kaibigan sa kanya, kaibigan kahit na anong, nasa ano kang partido. O, katulad niya yun si Mr. Ernie Rondon. Nung sulatan siya ni Ninoy, ang una niyang pinuntahan, yung tatay ko. Nakikiusap siya sapagkat merong portion doon na binabanggit si Ninoy na kung maaari, lapitan niyo itong yung isang organisasyon na makatutulong na makuha nila ang boto. Dahil alam no na merong kaming
connection doon sa grupo, eh, pinapakiusapan. May kamag-anak kasi kaming kuhan. Nando doon sa organisasyon. Eh, hindi naman kami ano, nakipag-usap kasi nga, ano eh, Marshall noon eh. Diba? Delikado. Pero, noong panahon ng kampanya, nakita ko lihim na maraming mga materyales na pinagawa ang tatay ko, pati mga t-shirt. Ha? T-shirt. Para doon kay Kwan, sa oposisyon kay ano, kay Mr. Ernie Rondon. Oh, sinulatan eh. Nakakita ko pa nga yung sulat eh. Ito si Ninoy talaga magaling magsalita yan. Kita mo, nakakaiyak eh. Di ba? Kung pakikinggan mo eh, mabuti. Yun yung sinasabi natin, magaling siyang maghanay ng talumpati. At saka walang bakil, di ba? Hindi nagbabakil ang kanyang pananalita at matatangay ka sa kanyang sinasabi. O, kaya, hindi ko mo Marcos lang tayo, eh wala na tayong galit tayo kay Ninoy. Hindi, mga kaibigan. O, depende yan sa issue. Kung ano masasabi mo on particular issue, hindi ba? Hindi dahil sa galit ka sa tao, o kaya gusto mo yung tao. Hindi, pare-pareho tayong tao, di pare-pareho tayong may masama. Pare-pareho din tayong may mabuti, di ba? O, ganun lang ang ibig sabihin nun eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Pagka ba tayo'y maninindigan laban sa Inchik, eh, kailangan pantanungin kung ikaw, sino ba ang ano mo? Kay Marcos ka ba? Ba hindi? Kay Marcos ka, kay Aquino ka, eh pare-pareho tayong mga Pilipino na merong tungkulin para manindigan at ipaglaban ang ating bansa, ha, ang kasarinlan ng ating bansa. Tungkulin natin 'yan eh, 'di ba? Oh, may panatang makabayan pa, elementary ka pa lang eh. Iniibig ko ang Pilipinas, 'di ba? Oh. Nakalimutan ko na. Para ako si Marco Lecto eh, mga kaibigan eh. Nalimutan ko na 'yan eh. May mga may birthday po ngayon eh, mga kaibigan. Binabati natin ang mga may birthday ngayon, ha. Si birthday ni Ka June Mariano, dating actor, ha. Nabati natin. Ba si Bartolome Ba Paras, ha. Kamag-anak ko yan, mga kaibigan. Taga Tarlac, pero nasa Amerika na ito eh. Birthday din niya ngayon. Ang may bahay ni Ray Bonifacio, si Alicia Bonifacio ng San Jose, California, ay birthday din po ngayon. At ganun din si Genevieve O'Connor Del Mundo, si doktora sa Los Angeles. Birthday niya po, ha? At si Mary Jane Barrientos ng Nagoya, Japan. At dahil birthday nila, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At mag-ingat din tayo dun sa mga nagpapanggap na makabayan, ha? Kesyo, padideport ang Inchik, mga kaibigan. Ito pa isa, ha? Dito makikita mo ang panliligaw yan, yung pilhel-pilhel. Tandaan nyo, wala mangyayari dyan. Ito yung mga
diversionary tactic ito para tayong mga mamamayan ay hindi makapag-focus sa pinakamahalagang issue. Hindi tayo makagawa ng ating paninindigan. Libangin tayo dito sa kunyari. Eh kung yung apat na taong nakaraan eh, wala nga nangyari, ang daming corruption. Mga kaibigan, walang mangyayari lahat dyan. Oh, ano nga naman sa loob ng 2 taon eh, makagawa ng desisyon na mahatulan sila. Wala naman yan eh. Suspension pa lang yan eh. Ni wala pang sa kamayata ng ombudsman yung mga dokumento eh. Nagagamitin ebidensya laban sa kanila dahil wala pang formal complaint eh. Eh, kalokohan yan, mga kaibigan. Lahat ng yan ay diversionary tactic. Mga paku, padideport yung 2 incheck. Diversionary tactic yan. Kung talagang totoo yan, eto ah, ang mga senador lang ah, di ba mga mambabatas yan? Eh dapat eh, gumawa sila ng hakbang eh, para yung visa upon arrival ipabawi sa Department of Justice. O kung may buba sila dyan, doon sa visa upon arrival na Department Order na pinirmahan ni Justice Secretary Aguirre. O bakit walang nagsasalita na yan ay bawiin o baliwalain yung visa upon arrival na yan? Na yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga inchik dito kahit na sa panahon kasagsaga ng pandemya. Oh, ang mga incheck, nagpapasokan kung saan-saan, sa Subic, sa Clark, mga kaibigan. Eh kung talaga may gagawa dyan eh, walang kumikilos. Pero tandaan ninyo, pag iba na nakaupo, ang lalakas lang yung loob niyan. Gagawa na sila ng paninindigan kung sa incheck sila. At magpapanggap pa. Diba? Magpapanggap na kunyari, magtatanggol sa soberenya ng Pilipinas. Oh. Pero yung mga pogo, hindi sila makagawa ng paninindigan para ipanawagan sa administrasyon na ipatigil lahat yan. The end does not justify the means. Kung ang inaasahan ninyo sa pogo ay kita. Kita saan? Illegal? Eh mga kaibigan, kalukuhan yan. Kesyo itong program, kita daw dyan. Balak gamitin sa COVID-19. Naku, yun lamang inutang eh. Na bilyon-bilyon dolyar eh. Sana. Yan ba may papaliwanag? Wala yan, mga kaibigan. Wala lahat yan. Kaya mag-ingat kayo din dun sa mga nagsasabing biglang susulpot na yun kung kailan medyo tumatawag na ng pansin sa maraming mamamayan yung mga panawagan na nagmula sa iilang tao. Yan, katulad nila Justice Carpio, di ba? Yan, ang nag-iisang tumatayo at kumu-question. Di ba? Oh. At nakikipaglaban para sa soberenya ng Pilipinas sa ginagawang pananakop ng China at pag-abuso sa atin. Magbabasa-basa tayo, konti na lang ang ating nalalabing oras. Basa tayo ng mga pagbati, mga reaksyon kung meron po, no? Unahin ko batiin yung mga katropa natin, ha? Katropang Lapid Fire, Arlene Tanyedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam. Nagpapasalamat din po ko sa mga nagpabot ng pagbati sa atin aming wedding anniversary, no? Ang dami. Hindi ko kayo kayang isa-isahin. Pinasasalamatan ko kayo lahat. Sa Italy, ang ating mga katropa si Buenos Dias Joel Diaz at si Carolina Lugi. Sa Tokyo, Japan,
Jorge Bechong at si Kamay Tabasillo nasa United Kingdom, si Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana De Los Santos, Ka Inyang Mina, Ka Ani Plormata Saludes, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, June Gases sa Guam, original vocalist po ng dating Abracadabra, si Walden Kihan Berry sa Guam at ang kanyang pamilya, si June de Valencia, mahusay na singer, actor, ating kaibigan si Charlie Fry, singer-songwriter. Si June Flores, Nanet Pago at John G. Mandia, Karina Hernandez, Maria F.S. ng United Kingdom, Jaime Okbina Garcia, Geoffort Embate, Virgilio Abibas ng Sacramento, Jenna Carillo, Alex, Aleya, AJ, Jenita Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California, Erlinda Taru, Jennifer Obar Sangoyo, Bios Gentry, Joe Vargas Hill, Kofi Pen, Ed Yumul Casquejo, Willie Gaila at Philip Canuto. Oh, si Hector Punasier na ating kaibigan sa New York, Rudy Santos sa California. Dati ho yung original member ng Bandang Horoscope. Cheryl Belen, Alex, Portades Camacho, Louis Bay, tsaka ang kanya may bahay, si Angelina Alto Bay, si Zitaku Ador Russell, Cynthia Pineda ng Tondo, Manila, Reddy San Miguel, Robert and Charlie, si Yet Guevara, Edmund Maralit Quijano, Robert Aquino ng Hong Kong, Noel Jacinto, Anoli Jacinto, Susie Gonzalez, Eddie Rodriguez, Grace Padilla de los Reyes. Naku, nakalimutan ko, Grace. Bukas ko na babatiin yung anak mo, ha? Si Kagawa de Llena Eliasar Calunsag ng Santa Mesa at ang kanyang husband, dating Chairman Boy Calunsag. Cesar Alvarez, Daniel Bartolo, si Fernando po yun, ha? Si Hill Algura Nierba, Rodrigo Jelly, Gloria Latorre, John Mar Caldeo, Antonio Dexter, Romeo Sampaga Sr., Baste Sebastian, Rolly Hernandez ng Maynila, Teng Relente, Andres Bonifacio na ating katropa, si Roggi Tortal Aquino sa Cebu. Binabati ho natin at lilipat tatalon tayo, ha? Si Dean Eclar, Nelson Beblanyas, si Mark Ellis de Guzman, CJ Garrado, si Robin Padilla, sundalo na. Pwede pala magsundalo ang convicted, no? Mga kaibigan. Si ex-convict, di ba? Ex-convict ba to? Ex-convict. Si Jesus Benicio. Si Terry Hernandez Terencio from Malolos, Bulacan. Ariel Ramos. Eric Swan, Alan Advincula, Marisa Martinez, John Swanali Gurbuksani. Lintik ang pangalan nun, ah. Si Hubert Pang, Noel Lorenzo,
Joselito Camacho, Dante Pahuriray, Degia Dan. Ang mahusay na musician, gitarista, Danny Trias ng Family Bird Control Revert. May J, Sierra Charlie de Guzman, Rose Basco, Ramon Santos, Sher Pascua, sa ano, Chicago si Mirna Guillermo, at sa Florida si Roxanne Rankin. Philip Canuto from Saipan, nanonood po sa atin. Nestor Nerba o Nerba ng Los Angeles, California. Marinel Jovellanos Lam from Hong Kong ay nanonood po sa atin. Aurora Lim ng New Jersey. Partosa Eric ng Reno, Nevada. Jabe Dinoy. Bobet Bernadas, isang veteran musician din po. Napakahusay na musician ito. Keyboard player. Ori, ano rin to? Galing ng music making company. Kay Gary Leasing. Boyet Potenciano ng San Diego, California. Erlinda Tarun. Nag-party raw tayo noon. Ah, si Erlinda Tarun pala nakadalo sa ating party noon sa Ermita. Jerry Obregoso. Barangay official 'yan. Si Mel Caronongan, Claudio Buenaflor. Raul Villanada na ating katropa, si Maria Cruz. Maria Shirley Limoso. Wala na nangyari doon sa Pastillas, di ba? Yun yung visa panarival eh. Na nagkamalang ano diyan. DOJ tsaka ang Bureau of Hingi Gration, mga kaibigan, ano po, ha? Sabiang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ayon kong punong mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 mapapakinggan sa Radio DWBL. Hanggang alas 12 po naman ang ating gabi ang ating live streaming. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sal Panelo!